Russell Westbrook ang mga idol, meron dalang magandang balida para nga sa kanyang team na Lakers. Matapos nga ang kanilang 2 wins, 4 losses sa kanilang 6-game road trip, ito mga idol ang nasabi niya ni Russell Westbrook. Sabi nga niya mga idol, huwag nga daw mag-give up. Sa opinion nga daw ni Westbrook, huwag nga daw ito hayaan na pumasok sa kanilang mga isip. Kalahati pa lang daw sa season. Kahit na ayaw nga daw nila ng posisyon nila ngayon sa standings, okay lang daw yon. Alam nga daw nila as a team ang kinakailangan nilang gawin para manalo. Ang dapat na lang daw nilang problemain na tanapin ay kung paano na Leon magagawa at malampasan din ang mga problema nila as a team. Ayun nga mga idol, ang good news ni Russell Westbrook para sa team ng Lakers. Naniniwala pa nga rin siya mga idol, positibo pa rin ang kanyang pag-iisip kahit nga hindi maganda ang kanilang record ngayon. Pero kayo ba mga idol, kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba mga idol tama itong nasabi ni Russell Westbrook? Stay positive nga lang dito para sa team ng Lakers at maayos din nila ang kanilang problema? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At para nga sa ating next balita mga idol, patungkol ito dito kay Damian Lillard. Meron niyang lumabas sa kanya na report mga idol na naniniwala nga daw ang mga NBA teams na itong Portland Trail Blazers ay bibigyan itong si Damian Lillard ng isa pang 100 plus million na kontrata bilang extension. Kahit ngayon mga idol, medyo matagal-tagal pa nga ang tatakbuhin ng kontrata ni Lillard. Mukhang ang gusto ng Blazers mga idol na siguraduhin na talagang magtatagal na nga si Lillard dito sa Blazers or sisiguraduhin na nila mga idol na dito na nga din siya magre-retiro. Kaya nga mga idol, balita sa kanila, balak nga nilang kofera ng kontrata itong si Lillard na lagpas $100 milyong. As ating next at panguling balita ng mga idol, Gerald Green may nasabi nga patungkol sa team ng Rockets at sa team ng Cleveland Cavaliers. Sabi nga ng dating player ng Rockets mga idol, kung si Chris Paul nga daw ay hindi na injured noong 2018 playoffs, sigurado nga daw na sila ang magkakampiyon noong taon na yon. Tatalunin nga daw nila yung Golden State, sila daw ang mas better team kaysa sa kanila. Tatalunin nga rin daw nila yung team ng Cleveland Cavaliers pretty easily. Dagdag niya pa nga mga idol, very special team nga daw yung team ng Houston Rockets noong taong 2018. Yan nga mga idol ang kanyang opinion. Pero ang tanong nga mga idol, sa tingin niyo ba kayang talunin ng Rockets yung team ng Cleveland Cavaliers noong taong 2018? Komento niyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan na lamang din para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!